na to. Ah, dito na tayo. O, kanino ba proyekto itong Sorsogon Sports Arena na nagupit ng ribbon si Bangag doon? Ah, ito, makinig kayo mga taga Bicol, mga taga Sorsoganon, para iba pag may alam. Ah, hindi tayo mabudol at hindi kayo magpabudol. Bukod pala sa mga coastal road na proyekto ng previous admin, mga kalsada, at yung international airport, bago ho pala si Tatay Digong umupo o umalis sa pwesto, ang purpose nito ay matapos agad ng 2022 or 2021. Ang problema nga nagpandemya, kaya medyo na-delayed, no, yung proyekto. Kailan ba sinimulan ang tinatawag nating Duterte Legacy na part ng Build, Build, Build program, itong Sorsogon Arena? Sorsogon Sports Arena. Dapat alam po ninyo ito, mga taga-Bicol, mga taga-Sorsoganon. Oh, ito po. Para hindi po kayo maluko at mabudol ni Dayunyor. Ayan, oh. Ang proyektong iyan ay nagkakahalaga sa ng 887 million pesos sports complex to rise in Sorsogon. Ang balitang iyan ay na ilathala noong November 13, 2019. Tama? Okay. So ngayon, basahin natin. Sabi ni Disnuts, bitter, 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 peanut butter. Peanut butter, ha? Okay. Makinig kayo, mga taga Bicol, mga taga Sorsogon, kasi binobodol na naman kayo. Ayon po sa kay Manong Google, ayon sa dpwh.gov.ph, so makikita nyo po ito, i-search nyo po ang Sorsogon Sports Arena at makikita mo yung post mismo ng DPWH. Sorsogon City Canson host athletic events in the local, regional, and national level as the Department of Public Works and Highways undergoes rehabilitation and expansion works on the Balugo Sports Complex in Sorsogon, Bicol. So, inaano na pala to, parang nire-rehab na. Pinapaganda lang pala ito, nire-rehab. As the largest sports facility in the province of Sorsogon, DPWH Secretary, ito si Villar, Mark Villar, hopes that the implementation of the project will lead to locals increased participation in sports events and encourage students to develop their skills in various recreation sports. Ayon sa DPWH, now that more Filipinos athletes thrive in the international sports arena, it is high time to encourage everyone, especially the youth, in exploring their capabilities in participating in sports-related events to bring pride to our countries, sabi ni Villar. The 887 million pesos projects implementation funded, eto na, kainig kayo ha, funded under the 2018 General Appropriations Act will be divided into the four pieces. 2018 pa pala, may pundo na at pinagawa. Ito, tingnan nyo ha. We will ensure that the four pieces of implementation will be closely monitored to guarantee that the facilities will meet national standards and specifications. Ayon po sa DPWH. The first piece includes the construction of an 80-meter track and field and 12,000-seater stadium. 12,000-seating capacity pala ito that are targeted to be finished on the third quarter of 2020. Ang purpose nila,
para umano sa palarong pambansa, palarong Bicol. Nagamit ba sa palarong Bicol ito noong 2021 and palarong pambansa noong 2022? So hindi napunta yung palarong pambansa ngayong taon kasi nasa Cebu. Kaya hindi natapos. So ibig sabihin guys, yung pundo na yan under build program ng previous admin at ginawa sa panahon ni Duterte. So 100% ang Sorsogon Sports Arena ay Duterte legacy, tatak Duterte. Marita Nielsen, maraming salamat sa Paolo, die hard supporter for Tatay Digong Duterte in Denmark. Mr. Gear 1 of my idols. Thank you muna. Thank you, maraming salamat. Pati Mr. Kong Danish, kilala ka na. Oh. Mr. Kong Danish, uy, thank you so much. Good morning. Maraming salamat, Ma'am Marita Nielsen. So ngayon, paano nyo masabi, mga ngagba supporters, na proyekto yan ni Dayunior? Hindi yan proyekto ni Dayunior, at ang malinaw lang na ambag ni Dayunior dyan ay ang pagpunta niya dyan at pagkaway-kaway niya. Sa mga pahayag tungkol sa Sorsogon Sports Arena, tila nagkaroon ng pagkakataon para sa mga tao na kilalanin ang mga makabuluhang proyekto na ipinatupad sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ang Sorsogon Sports Arena bilang bahagi ng Duterte legacy at ng Build Program ay naglalayong itaguyod ang sports at recreational activities sa rehiyon na makikinabang sa mga kabataan at komunidad. Mahigpit ang naging pagsisikap ni Duterte na iangat ang infrastruktura ng bansa at makikita natin ang mga resulta nito sa mga proyektong nagbigay ng pagkakataon para sa mas malawak na partisipasyon ng mamamayan sa mga aktibidad na pampalakasan. Ang pagbubukas ng naturang sports arena ay simbolo ng pag-unlad at pagkakaisa sa mga tao sa Sorsogon at iba pang bahagi ng bansa. Kahit na may mga kritiko, ang mga ganitong proyekto ay nagbibigay diin sa pangako ni Duterte na ituloy ang mga inisyatiba na nakapagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga proyekto ay hindi lamang mga palamuti, kundi tunay na naglilingkod sa layuning makabuo ng mas masiglang komunidad. Mahalagang ipagpatuloy ang suporta sa mga ganitong inisyatiba at kilalanin ang mga kontribusyon ng nakaraang administrasyon sa pagpapaunlad ng bansa. Ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Nako, sinungaling talaga itong mga nasa Tuwad Committee, no? Oh. Pangulong Rodrigo Roa Duterte, former president, may buwelta sa Quadcom. At may hamon pa sa mga kongresistang lumuhod, mga oto-oto, kay Tambaloslos. Uy, sabi ni April Aris, Sir Bisdak, totoo ba na lahat ng mga FBI ay kailangan magpa-registro sa Kumilik? Ruko-ruko sila. Lablin si Bukawa, para tanghali ho sa inyo. Registro para mabura tayo lahat. May saya din, ha? Oh, ito. Ano kaya ang masasabi ng Quadcom sa hamon ni Pangulong Duterte? Uy, nanonood si Karamun, Peter Motok. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Jaan. Sir, mabuhay po kayo. Isa sa mga dating kadre na nabago sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. At Attorney Harry Roque, may pasaring sa mga Tuwad Committee. O ito, pag-usapan po natin itong mga kabisda kasi mga maraming taga Sorsogon, mga taga Bicol na nabudol ni Ngagba. Hello, Roderos Rabenos, magandang tanghali po sa inyo. Aba, kailangan na alam natin ho ito. Hindi ho po pwedeng maniniwala lang tayo sa trupang iwe. Oh, nagbukas na po ngayong araw, ha? Ngayong araw ang Sorsogon Sports Arena.
Yung Sorsogon Sports Arena ay legit po yan. Ay Duterte Legacy yan. Part po yan ng build program ni Pangulong Duterte. Same as usual, hayan, umambag na naman ng ribbon si Bangag. feeling niya talaga, sila talaga gumawa ng proyekto na yan, animal. O ito sa mga taga Sorsogon, mga taga Bicol, dapat malaman nyo po ito, huwag po kayong magpabudol. Kasi binuksan na ho ang naturang sports arena. Nandoon si Ngagba sa awa ng Panginoon, kumaway muli sa hangin. Kung ako ganyang presidente, uwi na lang ako. Maraming tao nagsipuntahan. Ang problema nga ho, wala mang amor talaga. Kaway si The Junior, feeling na siya yung nagpagawa ng naturang proyekto niya yan, yung Sorsogon Sports Arena. Wala mang gumaway. Kawawa naman tong si Ngagba. Di pala to kawawa, animal, mag-resign ka na. Melon Dago, taga-ribbon cutting na lang si Bangag. Walang kapawis-pawis. Paano sila magkaroon ng ganyang klaseng proyekto? Flood control projects nga, ni Puste, wala. Ni Bakal siguro nakalibing, wala. Sabi ni Rabos, ang gulo ng pangyayari ngayon. Isa lang, hinihintay ko, magmura ang bilihin. Huwag ka nang umasa na magmura ang bilihin. Ang aasahan mo, yung mumurahin si Bangag, mapamura ka sa mahal ng bilihin. Congratulations po sa build program ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan po natin. Mamaya pag-usapan po natin, mga kababayan ko. Oh, ito! Attorney Harry Roque, may buwelta sa Quadcom. Pakinggan po natin, mga kabisak, patuplok. May panibagong pasaring si dating presidential spokesperson Harry Roque sa mga miyembro ng House Quad Committee. Nagtatago man, muli rin niyang iginiit na hindi siya pugante. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng House Quad Committee ang pagdinig kaugnay ng koneksyon ng POGO, illegal na droga at extrajudicial killings. Kabilang sa mga ipinaaresto ng Quadcom, si dating presidential spokesperson Harry Roque at asawang si Myla. Para ito sa patuloy nilang pangiisnab sa imbitasyon ng komite at hindi pagsusumite ng dokumento ng kanila umanong biglang yaman na posibleng may koneksyon sa POGO. Sa pinakabagong Facebook Live ni Roque, may pasaring siya sa Quadcom. Saan ka nakakita? Walang ka-ebidensya na galing yan sa POGO. E galing daw sa POGO. Meron ba yun? Ang presumption na kapag lumaki ang iyong assets, e galing na yan sa POGO? Ay nako, ewan ko ba ko? Muling iginiit ni Roque na hindi siya pugante. Hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay mga lumalabag lamang sa batas. Sagot ng Quad Committee? We're not here to prosecute. Kung talagang pinapaniwala ni Attorney Roque na wala siyang nagawang anumang kasalanan, hindi siya pugante, hindi siya nuhubag na anumang batas, pumapakita siya, umalip siya sa amin. Ba't siya nagtatago? Ruko-ruko talaga to si Abanti, double standard talaga. Hello, Rosario Borsat, sa magandang tanghali. Maraming salamat po sa pag-upgrade. Welcome sa Bistak Pilipinas. Ito, mga kababayan ko, narinig nyo ba sinabi niya? Hindi daw sila nag-prosecute daw. Pero inamin nila, inamin niya Abante, na ang purpose din nila dyan sa Tuwad Committee ay in aid of prosecution. Pero ngayon, dinideny si Raulo na si... Wala na, itigil nyo na po yung kahibangan ninyo dyan. Diba, Pastor Dila? Sinabi nyo na ho kagahapon na hindi lang in aid of legislation ang ginagawa ninyo sa Quadcom, kundi in aid of prosecution din. Galing nyo sa bunganga ninyo. Ngayon na naman, sinabi na naman ninyo hindi daw. Los! Pastor Atras! We're not accusing you. We're not saying you are guilty. What we wanted from you are these documents that you promised to submit to the committee. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahag... Teka! Hindi daw sila nag-akusa at hindi daw sila nagsabi na guilty. Pero yung ginagawa nila, hinatulan na nila si Roque na parabang wanted at may kaso.
Mga roko-roko, no? Oh, Virginia Malonzo, inamin na nga nila sa interview, kaga nagpa-presscon pa nga siya eh, na in aid of prosecution yung ginawa rin nila. Tapos ngayon, sasabihin nila, hindi. Tapos hindi daw sila nag-akusa. Diyos ko, wala na, may sapak na silang lahat. Magilap ang dating opisyal. Ang asawang si Myla, kumpirmadong nakalabas na ng bansa. Ayon sa Quadcom, unang nag-abiso si Mrs. Roque na magpapa-medical check-up sa Singapore. Well, you know, I cannot judge, no, kung bakit siya umalis. Mula noon ay hindi na bumalik. Eh, siguro, I hope nothing serious is happening to her. No? Kasi sa ganung katagal, we don't know. Alam niyo kung ako asawa ni Atty. Harry Roque, huwag muna bumalik ng Pilipinas hanggat hindi matapos yung Quadcom na yan, kasi putangin na, wala, ipapakulong talaga yung asawa ni Atty. Harry Roque. Mga power tripping. Alam mo, problemado rin yung mga yan, yung Quadcom. Pressure din sila. Siyempre, yung nasa taas, gusto nilang maipakulong si Roque, maipakulong yung asawa, kasi nga si Atty. Harry Roque, mabuka, talagang pagbumatikos sa Marcos admin, walang preno-preno, tuloy-tuloy. Kaya pinupulis nila ngayon, pinapatahimik. Nang problema nila ngayon, hindi man nila mahuli-huli si Atty. Harry Roque. Problemado sila. Kasi, bakit daw si Atty. Harry Roque hindi mahuli-huli, samantala, araw-araw nagpo-post sa FB. Araw-araw bumabanat si Atty. Harry Roque sa kanyang social media. Di nila mahagilap, animal, no? Sa walang kwenta yung intel nila. O ito, dagdag pa na banat ni Atty. Harry Roque. Ang contempt order ba ng isang party lamang ng Kongreso, okay? Isang kapulungan ng Kongreso, yung Kamara de Representante, yan by batas? Hindi po. Dahil ang batas, ayon sa ating saligang batas, eh dumadaan sa tamang proseso. Dalawa pong kapulungan ang dapat mag-usap, mabalitaktakan sa lahat ng panukalang batas. At kinakailangan po yung parehong Kongreso at Senado magkasundo na ito nga ay gagawin nilang batas. Siyempre, dapat dumaan yan sa 3 readings. Pagkatapos, magkakaroon ng reconciliation kung magkaiba yung version at lalagdaan ng presidente para maging batas. Okay. Ang problema ng Atty. Harry Roque, sila yung batas diyan sa Quadcom. Kaya feeling nila, sila yung huwis, sila yung abogado, at sila rin po yung misto lang maghusga na sa'yo kung guilty ka or not guilty ka. Nagiging korte na nga ho yung Kongreso ngayon. Na ito yung maintindihan ng bawat Pilipino, na sobrang mali na ho ang ginagawa ng Quadcom. Nagiging palabigasan na po ito ng mga kalaban ng mga Duterte. At ito yung ginagamit para i-demolish ang mga Duterte at siyempre i-demolish din ang mga kakampi ng mga Duterte. Alam niyo ho, sayang lang yung pera ng bayan dyan. Dapat nga tayo, mga Pilipino, magkaisa ho tayo na itigil nyo na yan. Kasi kung hindi po yan nila ititigil, makinig kayo sa akin. Tatamaan din kayo, Marcos admin dito. Kayong mga loyalista, tatamaan din po kayo. Mga Marcos loyalist, kayo nag-umpisa nito. Tingnan mo ha. Sa panahon ni Tatay Digong, ni minsan, hindi po gumawa si Tatay Digong ng special na committee para ang layunin ay pabagsakin ang mga Dilawan. Para ang layunin ay kasuhan si Pinoy. Hindi niya ginawa yun. Kasi ang gusto ni Tatay Digong, makapokus lang siya sa kanyang plataporma. Ano ba ang plataporma ni Tatay Digong? Siyempre, yung pinakasikat, war on drugs. Galit sa mga kurakot. Galit sa mga kriminal, paglaban sa mga komunista. Build program. Yun yung plataforma ni Tatay Digong. Hindi naman plataforma ni Tatay Digong para ipakulong yung si Pinoy, mga Dilawan. Tinamaan talaga si Dilima dahil war on drugs.
nagluluto sa bilibid ng polboron, tinamaan si De Lima. Part yan ng campaign ni Pangulong Duterte. Pero tandaan nyo, hindi gumawa si Tatay Digong ng special committee na nagmistulang kangaroo court. Ngayon, sa panahon ni Marcos, gumawa talaga sila ng special na committee. Ang committee ito, ito na nga ho yung quadcom. Apat yan na committee pinagsama-sama, kaya quadcom tawag. Kasi apat, quadruple. Ang layunin, ano? Ang layunin, para wasakin ang mga Duterte. No? Wasakin ang mga Duterte. Siraan ang mga Duterte. Yun yung ano dyan, yun yung hangarin ng committee na yan. Ngayon, tatamaan kayo dyan, mga Marcosis. Kung akala ninyo hindi matatapos ang inyong termino, puta, matatapos din yan. 6 na taon lang naman talaga kayo. Kahirap-hirap pa, bukas masipa ka na eh. No? Sabi ni at least may pundo yan tuwad kum galing sa padre di pamilya nila, galing sa mga demonyo. Rosana del Rosario, walang kwenta talaga ang quad kum kaparya si Da Junior ngiwe. Love Red Vlogs. Tingnan nyo ha. Kung magpapalit ng administrasyon, pwede rin gayahin ng next administration ang ginawa ng Marcos ngayon. At gagawa ng committee dyan sa Kongreso ang hangarin, ipakulong lang ang mga Marcos. Oh, yari kayo. Pag si Inday Sara magiging presidente man talaga yan, panigurado, hindi kayo aangal dyan. Ang purpose dyan. Tunal, numpisahan ninyo eh. 3 years in the making, ganun ginagawa ninyo. Gawin din nila yan sa inyo, gusto ninyo. Mas mauna pang makulong si Bangag kumpara kay Pangulong Duterte. Mas mauna pang makulong sa dahik kung pag-uusapan. Mas mapatawan pa si Bangag. Bakit? Itong ninakusa nila kay Tatay Digong, AGK, mga hersey, gawa-gawa lang. Walang ebidensya. Nagpabrikit lang sila ng kwento, may script. Pero yung kaso ni Da Junior, pag matapos ang kanyang termino, sandamakmak. Yung ginawa niya sa QGC, human rights abuses, Diyos ko. Against humanity, putya, may pinatay, nilusob ninyo ng illegal yung compound ng QGC, supply ka na dyan eh. Diba, meron ng pinail na kaso sa UN yun eh. No, tingnan mo. Mga sinungaling talaga itong quadcom. Kagahapon, sabi ho ni Barbers, kagahapon na sabi, patoplok nga guys. Puro trolls nanonood, animal. Ba't puro trolls nanonood? Puta, sahod na ba? Ayan mo ah. Hinig kayo. Sinungaling talaga to si Barbers. Ito yung atypical na politiko na trapo talaga siya. Trapo talaga. Ito yung legit na politiko, trapo. Wala man nagawa yan sa Surigao del Norte. Mantakin mo, anong sabi niya kagahapon? Nagpadala na daw sila ng imbitasyon kay Pangulong Duterte para humarap dyan sa quadcom nila. Ilang beses nila sinabi sa television na para sinira talaga nila si Duterte. O ngayon, ito, may buwelta si Pangulong Duterte sa inyo at may hamon siya. Natungkol sa INC na yan, sinagot din ni Tatay Digong. patuplok nga. O ito mga kabistak, pakinggan po natin. Kanina lang ho ito. Tamang-tama. Narito, buwelta ni Tatay Diggs. Nasa linya po natin ang dating Pangulong Rodrigo Roman Duterte. Magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa iyong sal. Kasama ko si Hannah. Ang aking koang ko. Hannah Jane. Magandang umaga sa iyo. Kapatid do ito ni Nelia Sancho. Yung... Guys, patuplok nga guys, baka ma-report tayo.
2,000 ng viewers natin, oh. Oh. Ang ating Queen of the Pacific. Anyway, dating Pangulong Duterte, kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yatang magsinungaling ng gusto. Eh, kayo daw, iimbitahan daw kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba'y dadalo? Anytime po. Nakatanggap na po ba kayo ng ano ng imbitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Tingnan nyo! Oh. Paano to? Tuwad committee, abante. Masaya si Tatay Digong na pupunta dyan sa inyong committee. Wala pa siyang natanggap na imbitasyon galing sa inyo. Puta, mga sinungaling talaga itong nasa Quadcom. Magaling kay Tatay Digong, ha? Wala pa. Wala pa siyang na-receive na imbitasyon. Maganda to, guys. Alam mo, mapupuno yung batasan, guys, ng tao. Pupunta talaga yan si Tatay Digong. O ayan, mga kongresista, padalhan nyo na po ng imbitasyon para magkaalaman yung yabang ninyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang inyong katalinuhan at kung hanggang saan ang inyong kagaling-galingan. Galing-galingan kayo, di ba? O ito, padalhan nyo. Kasi pupunta si Tatay Digong. O ayan na. O wala pa, ha? Wala pang imbitasyon. Tuloy, o. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what is life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako eh, mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would crop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko saan. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa mag-ano, ay kung ito lang naman, it's all about me, edi ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila. Nako! Butatapang ni Tatay Digong, no? Oy, Kat Makayan, salamat sa Pangulay, solid supporter, support all the way Western Australia, Kabisdak. Excited kami makita si PRRD sa Senate, masaya yun. Salamat din sa support, Pastor. Mas magiging maganda ang Pinas. No corruption. Maraming salamat po sa inyo, Kat Makayan. Tingnan nyo, ha. Alam nyo, believe talaga ako kay Pangulong Duterte na yung mga bumabaliktad, no, ng mga dating kakampi niya, hinahayaan na lang niya. Part lang daw talaga yan. Kasi ganyan talaga sa politika. Ganyan talaga sa politiko. Pero itong nangyayari kay Tatay Digong, siguro kung ginawa to sa iba, ginawa nangyari to sa iba, aba, gagi guys, no? Baka siguro maghurumentado na eh.
Pero si Tatay Digong nandoon pa rin yung respeto sa mga naninira sa kanya. Gaya to si Barbers. Bigla naman bumaliktad talaga yan. Kung makapuri kay Tatay Digong, war on drugs, sobra-sobra. Kagahapon nga, sinabi pa niya eh. Yung war on drugs, millions of Filipinos ang natulungan at na naipagtanggol yung buhay, na save yung lives. Pero ngayon, anong nangyayari? Bakit kailangan mo pa magpa-imbestiga sa Quadcom? Ikaw nga ho mismo eh, na nagsasabi nakakatulong yung war on drugs, hindi naman po pwedeng madaya. Ngayon, ito yung hamon sa inyo ngayon. Paano nyo haharapin yung isang president, former President Rodrigo Rua Duterte, na handang humarap sa inyo, na wala pang natanggap na imbitasyon? Ang sabi niya, sabi ni Tatay Digong, bakit nang damay pa kayo ng iba? Kung mayroong kayong gustong malaman, ako na lang ang inyong ipatawag. Haharapin ko kayo. Oh. De, sinungaling itong si Pastor Dila. Wala pa nang pala kayong imbitasyon. Pati ito si, ano, si Barbers, alam nyo. Napakaganda ho kung humarap talaga si Tatay Digong. At alam ko, mauutal-utal lahat yung mga yan. Lalo na dyan si Pastor Dila. Makapanood po tayo ng may minurang pastor sa kongreso. Lulusob kaming lahat dyan sa batasan. Mga political vloggers, mga DDS, pati siguro mga tanso, nandyan yan eh. gusto natin mapanood kung paano murahin ni Tatay Digong yung Pastor Abante na yan. Lerma, nakakabilib talaga ang leadership, courage, and wisdom ni FRRD. Paano nila harapin yan si Duterte? Kaya-kaya nila akong tanong. Ang lakas naman ng loob nila na ipatawag si Tatay Digong. Kaya-kaya nila yan? Kaya-kaya nila yung dating kongresista? Kaya-kaya nila yung abogado? Na sila, di naman sila abogado, mga abogago lang. Failing mga abogado. Kaya-kaya nila yung dating prosecutor? Nadami ng hinusgahan? Oh, kaya-kaya nila yung former president? Pinakataas sa trust and approval rating? Mahihiya lang sila dyan. Na, maniwala kayo sa akin. Ilalampaso yan ni Tatay Digong. Wala man mga alam yung mga yan sa batas. Sabi ni Camila Kabisdak, gusto ko manawagan kayo sa mga supporter ni Tatay Digong para punta sa batasan or Senate para makita namin si Tatay Digong. Automatic yan, matik yan. Punta talaga kami dyan. Sabi ni Veb Channel, ang powerful talaga ng taong bayan dahil wala. Wala ng cross si Abante na ya siguro. Wala, wag na lang cross si Abante? Wala? Naka meron, nakatuwad nga lang. Sabi ni Rinaldo, hello, Alice 27 at Cherto Sake. Ganda hapon. Pag pinapapunta nyo dyan, punta ako sa batasan, pupunuin namin ang batasan. Ang batasan malapit sa INC. Maraming INC na supporter si Tatay Digong. Puno talagang batasan. At tingnan mo ha, handang-handa si Tatay Digong. Amo ni Tatay Digong, ako na lang, ipatawag nyo. Huwag na lang yung iba, nandadamay pa kayo. Oh. Dalay mga kabisdak. At ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Boom! At ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Samahan mo talaga Tatay Digs ng mura para iyak ang mga yan. Ano ba kasing gusto ninyong sagot? Patayari kayo. Di pa naman talaga atras si Digong. Iyak talaga kayo. Na. Ano kaya ang... Ako excited ako eh. Ano kaya ang magiging atmosphere sa Quadcom hearing, no? Uy, Shopee daw, animal. Wala akong Shopee, hoy. Huwag mo naman Shopee-Shopee dyan. Shopee. Ako excited ako, no? Ano kaya yung atmosphere sa Quadcom committee na nandoon yung naggaling-galingan, si Akop, si Fernandez, si Abante, si Paduano, at si Barbers?
paano kaya nila itrato si Tatay Digong? I-contempt kaya nila? alam nyo? Ako wala akong problema. Wala tayong problema pag i-contempt nila si Tatay Digong. Ang problemahin nila kung paano nila harapin ang taong bayan. Niwala kayo sa akin. Mapaaga ang buhay ng mga animal. Wala. Ako, wala akong problema dyan kasi abogado man si Tatay Digong. Prosecutor, alam ni Tatay Digong ang kanyang gagawin. Ang kanyang sasagutin niya, alam ni Tatay Digong. Yung mga yan, mga quad, kung walang alam yan. Kung i-contempt nila kasi wala, hindi sasagot si Tatay Digong ng yes or no, ako excited ako. Gusto kong i-contempt nyo. Sabi ni Romeo, contempt, madami kasama si Berardi. Sa kulungan, hore, bravo Berardi. Rino, yes or no lang ang sagot pag na-contempt agad si ano yan? Paddy at Pastor Barbers. Ipaduano. Abangan nilang ganti ni BRR. Di putang ina, mautal siguro silang lahat, guys. Malaking gulo yan para sa akin. Pero mukhang hindi kaya nila i-contempt si Tatay Digong. Mukhang alam din nila yung magiging response ng maraming Pilipino. Kasi only Duterte man naalis na sa pwesto, mataas pa rin ang trust in approval rating. Medel Boat, Leticia, salamat sa pakulay. Mukhang magdadalawang isip din sila para sa akin. Pero wala tayong alam. Di natin alam kung anong takbo ng utak ng mga quadcom. Kasi ang pera man yan, pera man pinag-uusapan. Kung sasabihin ni Palaka, i-contempt nyo, ito milyones. Contempt nyo, ito milyones. Pwede rin mangyari, i-contempt nila. Pero ang question dyan, kaya ba nila harapin ang taong bayan? Sige nga, tuloy. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before before the start of any official proceedings. Sabi ko sa kanila, anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Patay kanyor! Bago daw mag-umpisa, anong sasabihin ni Tatay Digong? Anong gusto nyo marinig sa bunganga ko? Gusto nyo 1,000 mura? Butak na lang, no? Ano sabihin ni Tatay Digong kayo? Bago tayo mag-umpisa, anong gusto ninyong marinig sa bunganga ko? Gusto nyo lahat ng katotohanan? Ayan, no? Kung pare mong drug lords, pinagurgur ko. Udain, ang ganda talaga yung pakinggan, guys. Excited ako dyan. Talaga, Tatay Tix. Ganon ang ano ko. So, wala kayong ano. Ibibigay ko sa kanila. Bahala sila kung ano gusto nyo itanong. Sa, kagaya ito ni Ruena. Okay. Pakinggan po natin, ha. Walang holds bar pala ito. Yung pagpupunta si Tatay Digong, lahat ng kagustuhan nila ibibigay ni Tatay Digong. Lahat ng gustong malaman nila sasagutin ni Tatay Digong. Puta, maganda ho ito. Walang holds bar. Ha guys, pakinggan din natin itong payag ni Tatay Digong sa sinabi ni Garma tungkol po sa INC. Pakinggan niyo po guys, ha. Regina, Garma. Oh, Garma. Yan si Garma. Laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa si sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Mm-hmm. Yun ang totoo dyan.
Ngayon, there is a may marinig ka dyan sa narration, narrative ni Garma na magkuha ka ng Iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit ito? Alam mo bakit? Because ang Iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam ko may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko, magkuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Nako! Teka lang! Ano po ang inyong komento sa sinasabi ni Tatay Digong tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sige nga guys, comment nga kayo bago po ako magbitaw ng komento, baka mamali ako. Sige nga! Anong walang sound? Baki ulit daw. Wala bang sound? Tungkol sa Iglesia ni Cristo. Sige nga! Ulit-ulit yung sinabi ni Tatay Digong. Ulit! Okay, sige, Melinda Go. Sige nga. Si Arnold, wala siyang audio. Hawawa ka namang Arnold. I-repress mo yung ano, cellphone mo. Made in China yan. Panigurado, pareho tayo. Repress nyo na lang. Okay. Sige nga, yung general na lang. General na lang yung gaano natin, komento natin dito. Kasi sinabi kasi ni Garma na pinatawag siya ni Tatay Digong na umuno maghahanap ng Iglesia na Cristo na pulis. No, yung statement ni Garma, naghahanap ng Iglesia ni Cristo na pulis para umano sa war on drugs. Pero si Tatay Digong, iba yung kanyang statement. Hindi niya sinabi na para sa war on drugs. Ang kumpirmasyon niya dito, ang sabi niya, totoo yan, na mga Iglesia ni Cristo, ang kinukuha niya kasi, may tiwala siya sa Iglesia ni Cristo. Pag may mga proyekto, pag may pinapagagawa si Tatay Digong sa mga yan, ay tiyak na i-deliver. Yan yung Iglesia ni Cristo. So isa lang ang ibig sabihin, si Tatay Digong, mataas ang kumpiyansa niya sa mga Iglesia ni Cristo. At mataas ang kanyang respeto. Kasi pag mayroong instruction, mapagkatiwalaan. Yun yung punto dyan, yun yung overall general sa statement ni Tatay Digong. Pero hindi man sinabi ni Tatay Digong na Iglesia ni Cristo inutusan ko sa war on drugs. Sabi niya din na tama si Tatay Digong Bisdak, dahil kung isang INC gagawa ng kabalastugan, ititiwalag sila sa pagkaya INC mismo. Yan ang nakikita ni Tatay Digong. Di lalong mahalin ng Iglesia ni Cristo si Tatay Digong. Kasi dito sa sinasabi ni Tatay Digong, may tiwala siya sa Iglesia ni Cristo. Pag inutusan mo, pag binigyan mo ng proyekto, lalo na pag pirang pinag-uusapan, honest ang mga yan. Mga totoong tao ang Iglesia ni Cristo. Tama! Kasi ako guys, sa totoo lang, teka lang, mukhang gigurgur na tayo. Ako sa totoo lang, siyempre doon ako sa taong organisasyon na alam ko pagkakatiwalaan ko. At hindi ako kailanman ibabagsak at ilalaglag pagdating sa mga confidential na usapin. Sabi ni MG Park, parang dalawang relihiyon lang ang
pagkatiwalaan ni Per Arde pagdating sa pera kay OGC at INC. Ang tanong, itong hamon ni Tatay Digong na imbitahan siya ng Quadcom at kung ano ang gusto nilang sabihin ay ibibigay niya, kaya-kaya na formal na imbitahin ng Quadcom si Tatay Digong? Kasi ito, no holds bar naman daw, sabi ni Tatay Digong. Kahit ano, at anong gusto ninyo, sasagutin ko kayo. Na walang preno-preno. Gusto niyo 100 mura bawat salita eh. Ano ba, maraming mga taga-INC dito. Hello kayo, kasunod, magandang hapon no, sa inyo. Sabi ni Marin Bistang, ang religion ni Atras hindi totoo. Ano bang religion ni Atras? Huwag na tayo mabanggit, baka maraming nas masaktan. Ay, kung sino man miyembro ni Pastor Atras, Pastor Dila, mag-ano na kayo, mag-convert na po kayo sa INC or KOGC. Doon na lang po kayo. Mas maganda, mamili na lang po kayo, INC ba kayo or KOGC. Mas okay po yung pamamalakad na dalawang religious organization na yan. Kasi mahal yan ni Tatay Digong. Pero yan sa kay Pastor Atras, makikita mo, Pastor, dumidila. Gagi, oh. Oh, ito, mga kababayan ko, abangan na lang ho natin. Pagdating ni Tatay Digong sa Kongreso, tingnan po natin anong response ng Quadcom. Oh, ito. Pag-usapan natin yung kumaway sa hangin. Kultong dilaw. Dilaw, baliw. Oh, baliw. Sabi ni Corazon, anong tawag kay General Torre? Di ba INC? Itiniwalag na ho yan. Si General Torre, bago ho, sumugo dyan sa KOGC, tiniwalag na ho. Pagtanggap pa lang ni Torre ng mission na yan, laban sa pag-abragyado sa KOGC, tiniwalag na agad yun. Sinabi rin yun in public. Sinabi rin ni Marvel. Kaya nga, na-awardan si Tori, animal tong Tori na to. Kaya KOGC, kaya INC, hintayin ninyo yung heartbeat ni Tori. Panigurado, INC, susugo dyan si Tori sa inyo, magdala na naman ng heartbeat detector. Gamit na naman yung heartbeat ni Palaka. Oh, ito! Singag ba kumaway sa hangin? Alam mo, pag yung presidente talaga dumayo sa isang lugar, lalo na sa Dilawan country, no? Alam nila na trapo ka. Wala talagang magpansin sa'yo. Pero guys, itong Dilawan-Pulawan, magkakampi naman talaga. Meron po muna akong video ipiplay para ipaalam natin sa mga loyalista na galit sa mga Dilawan. Nasaan ba yung video na yon? O ito. Ito ba yon? Ay puta, nabura ko pa. O, teka lang, huwag na lang. Nagkita kasi, kwento ko na lang. Nagkita kasi si Lini Robredo. O, gawin yung issue to. Total, si Inday Sara, nagkita si Lini Robredo. May issue. Ito talaga. Harap-harapan talaga to. May video. Si Bam Aquino, Lini Robredo, mga Pinklawan, Dilawan, nagkikita sila dyan sa Sorsogon. Dahil sa pagbubukas ng Sorsogon Sports Arena. Nandun sila, sama-sama sila, nagtatawanan. Pero, yung pinuntahan nila na proyekto ay proyekto ni Tatay Digong. Tingnan nyo po. Mga nasa Sorsogon, mga taga Bicol. Dito, bibilib ka kay Tatay Digong. Binigyan na nga ho kayo ng magagandang coastal road. Binigyan na ho kayo ng magagandang kalsada. Tinupad na nga ho yung international airport sa Daraga. Ito pa pala na hindi to binabalita. Meron pala kayong
Sorsogon Sports Arena na ginawa ng previous admin, Duterte Legacy. Ang problema, itong nagba-admin, feeling nila, proyekto nila yan. Hindi nila kayang isigaw na salamat former President Duterte sa ibinigay ninyong proyekto. O ito yun ha. Kayong mga taga Sorsogon, mga taga Bicol, yung Sorsogon Sports Arena, hindi po yan proyekto ni Marcos, ni Da Junior. Ni Poste walang ambag. Anong ambag niya dyan? Ribbon. Nang iipal. Oh, ito. Panoorin po muna natin kung paano kumaway si Da Junior sa hangin. Pero daming tao guys eh. Oh, ito. Panoorin natin. 2024. Let us give them a round of applause. Maraming maraming salamat po, Mr. President. Tingnan mo ha. Ang ganda no? Okay, bago natin ipagpatuloy. Sorsogon Sports Arena, proyekto po to ng Duterte. 100% yan. Kahit saan tayo mag-abot ng husgado, sa husgado. Basta kating diribon lang ang bag ni Bangag dyan. Pagpunta lang niya, yan lang ang bag niya. O, ito yan ha. Ganda oh. Magpapatuloy po ang ating programa sa loob ng arena. Tingnan mo, si Da Junior, papasok dyan. Ayan na, oh. Mga kababayan. Ano yan? Kaway-kaway sa hangin, oh. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ah, tingnan mo, oh. Walang kasigaw-sigaw. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ah, tingnan mo. Ni kaway sa hangin. Oh. Grabe no, walang amor yung tao. Maraming tao guys, maraming taga Bicol. Tinawag na oh. Diba pag tinawag yung presidente, mahiyawan man. Kahit tatay di kong, grabe hiyawan. Sila pa, wala man kahit isa lang. Pag sabi, His Excellence, si President Ferdinand Bongbong Marcos, wala as in. Eh! Wala. Ganyan ang epekto ng ayuda. Sabi mamimilita bro, parang tangang pangulo. Eh wala tayong magawa. Alam naman ang taong bayan, hindi niya proyekto dyan. Oh, ate lang. Ah, papasok. Ah, kaway na naman sa hangin. Kaya tatay din kong, Duterte, Duterte, di ba? Pag sinasabi mong, President Rodrigo Roa Duterte, sigawan na agad, Duterte, Duterte, kahit kay Inday Sara eh, Duterte. Siya, ang tugtog, tara na sa pagbabago, gagi. Anong ginaway mo dyan, hangin? Kung ako presidente, uwi agad ako. Pagkatapos ko magkupit ng ribbon, uwi agad ako. Babay muna, putang ina tong mga taga Sorsogon eh. Taga Bicol, di man lang kumaway. Tara na sa pagbabago. Lagyan mo agad ng sunata kasi kawawa naman. Wala mong sumigaw para hindi halata. Sabi, grabe daw yung pagbikas, His Excellency, halos maputol ng, ano, litid ng sa liig. Wala ka, wag ka dyan, sa dulo, mayroon pang mahal. Mahal na presidente, Maligayang pagdating sa lalawigan ng Sorsogon, mahal na Pangulo. Mahal talaga yan. Mahal talaga yan. Mahal ang bilihin eh. Undangin na, mahal na. Talagang mahal yan. Maraming salamat sa pagdating sa Sorsogon. Mahal na Pangulo. Puking ini, sobrang mahal.
Ay, marahay na hapon sa Indo na Gabos sa mga sorsoganon. Yeah, damang presidente na ngagba. Kaway man sa hangin, kaway. Gagi, oh. Mahal na mahal. Ah. Happy Kasanggayahan Festival! Ah. Oh, happy. Happy sa mga taga-Sorsogon. Gumano na si Dayonior. Feeling niya, proyekto niya, no? Sabi ni Dayonior, ay, salamat. Pambihira, wala akong proyekto. At least, papano, may proyekto. Cutting the ribbon nga lang. Kung ako nandyan, putang ina, batuin ko ito ng kamatis. Ayan. Ah, Nyor, oh, kaway. May pahabol pa rin, kaway-kaway. Feeling mo, artista. Feeling mo, rockstar, Duterte? Oh, lol. Oh, feeling niya, oh. Wow. Oh, oh. Sus ko, Ginoo, kawawa man itong presidente na to. Ah, dito na tayo. O, kanino ba proyekto itong Sorsogon Sports Arena na nagupit ng ribbon si Bangag doon? Ah, ito, makinig kayo mga taga-Bicol, mga taga-Sorsoganon, para iba pag may alam. Ah, hindi tayo mabudol at hindi kayo magpabudol. Bukod pala sa mga coastal road na proyekto ng previous admin, mga kalsada, at yung international airport, bago pala si Tatay Digong umupo o umalis sa pwesto, ang purpose nito ay matapos agad ng 2022 or 2021. Ang problema nga nagpandemya, kaya medyo na-delayed, no, yung proyekto. Kailan ba sinimulan ang tinatawag nating Duterte Legacy na part ng Build, Build, Build program, itong Sorsogon Arena? Oh. Sorsogon Sports Arena. Dapat alam po ninyo ito, mga taga-Bicol, mga taga-Sorsoganon. Oh, ito po. Oh. Para hindi po kayo maluko at mabudol ni Dayunior. Ayan, oh. Ang proyektong iyan ay nagkakahalaga sa ng 887 million pesos sports complex to rise in Sorsogon. Ang balitang iyan ay nailathala noong November 13, 2019. Tama? Okay. So ngayon, basahin natin. Sabi ni Disnuts, bitter, bitter, bitter peanut butter. Peanut butter, ha? Okay. Makinig kayo, mga taga-Bicol, mga taga-Sorsogon, kasi binobodol na naman kayo. Ayon po sa kay Manong Google, ayon sa dpwh.gov.ph, so makikita nyo po ito, i-search nyo po ang Sorsogon Sports Arena. At makikita mo yung post mismo ng DPWH. Sorsogon City Canson host athletic events in the local, regional, and national level as the Department of Public Works and Highways undergoes rehabilitation and expansion works on the Balugo Sports Complex in Sorsogon, Bicol. So, inaano na pala to, parang nire-rehab na. Pinapaganda lang pala ito, nire-rehab. As the largest sports facility in the province of Sorsogon, DPWH Secretary, ito si Villar, Mark Villar, hopes that the implementation of the project will lead to locals' increased participation in sports events and encourage students to develop their skills in various recreation sports. Ayon sa DPWH, now that more Filipinos athletes thrive in the international sports arena, it is high time to encourage everyone, especially the youth,
in exploring their capabilities in participating in sports-related events to bring pride to our countries, sabi ni Villar. The 887 million pesos projects implementation funded, eto na, kainig kayo ha, funded under the 2018 General Appropriations Act will be divided into the four pieces. 2018 pa pala, may pundo na at pinagawa. Ito, tingnan nyo ha. We will ensure that the four pieces of implementation will be closely monitored to guarantee that the facilities will meet national standards and specifications. Ayon po sa DPWH. The first piece includes the construction of an 80-meter track and field and 12,000-seater stadium. 12,000-seating capacity pala ito that are targeted to be finished on the third quarter of 2020. Ang purpose nila para umano sa palarong pambansa, palarong Bicol. Nagamit ba sa palarong Bicol ito noong 2021 and palarong pambansa noong 2022? So hindi napunta yung palarong pambansa ngayong taon kasi nasa Cebu. Kaya hindi natapos. So ibig sabihin guys, yung pundo na yan under build program ng previous admin at ginawa sa panahon ni Duterte. So 100% ang Sorsogon Sports Arena ay Duterte Legacy, Tatak Duterte. Marita Nielsen, maraming salamat sa Paolo, diehard supporter for Tatay Digong Duterte in Denmark. Mr. Gior Wano Bayadals, thank you muna. Thank you, maraming salamat. Pati Mr. Kong Danish, kilala ka na. Oh. Mr. Kong Danish, uy, thank you so much. Good morning. Maraming salamat, Ma'am Marita Nielsen. So ngayon, paano nyo masabi, mga ngagba supporters, na proyekto yan ni Da Junior? Hindi yan proyekto ni Da Junior, at ang malinaw lang na ambag ni Da Junior dyan ay ang pagpunta niya dyan at pagkaway-kaway niya. At paggupit ng ribbon. Kaya kayong mga taga-Sorsogon, kung meron man kayong pasalamatan mga taga-Bicol, hindi si Bangag, kundi si former President Rodrigo Rua Duterte. Si Bangag walang nagawa yan, animal. Alam mo ka ng hapon, Amy Salazar? Merong nagawa, inaangkin. Hindi mo man masisinungaling yan kasi may dokumento man, dokumentary man yan. Masisilip mo sa Google, i-search nyo na lang. Lalabas yan. Hindi naman ako gawa-gawa dyan. Search nyo po sa DPWH, makikita nyo po. I-search nyo lang, type nyo lang. Sorsogon Sports Arena. Lalabas lahat ng tungkol sa Sorsogon Sports Arena. Kay kanino yan proyekto. Anyway, congratulations po Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Congratulations po sa mga taga-Sorsogon. Congratulations po sa mga Bicolano, Bicolana, mga taga-Bicol. Alam nyo ang palad ninyo dahil si Pangulong Rodrigo Rua Duterte ay hindi na mimersonal at hindi na mumulitika. Sipin nyo po, dilawang country yan. Ang dami palang nagawa na proyekto sa inyo. Sabi ni Cecilia Vivas, Bisdak, lapida ni Bangag ang laki. Anong lapida? Merong ambag nga, ano lang, ribbon. Sana nakatulong po ang impormasyong ito sa inyo, lalo na taga-Sorsogon. Huwag po kayo magpabudol dyan dahil hindi ang proyekto ni Bangag at wala pong proyekto si Bangag. Sa ngayon, tatlong taon na. Tatlong taon, walang proyekto. Yung pinagmalaking flood control projects, zero. Wala ho silang proyekto. Sabi ni Carmen, yes, Bisdak, Duterte yan, project yan, salamat. Hello po, please. Pasalamatan natin. Romel Gonzalez, daming Duterte dito sa Sorsogon. Pasalamatan natin. Deserve man ang pasalamat itong si Tatay Digong.
Nagsakripisyo sa atin yan eh. Ito, makikita mo yung liderato ni Tatay Digong. Wala hong pinipili. Basta Pilipino ka, kasama ka. Mapalado kayo. Kami sa Surigao Barbers, kailan kaya tayo magkaroon ng ganyan barbers? Mga taga Surigao del Norte, kay Barbers, meron ba tayong ganyan? Lo. Sa Laguna, kay Fernandez, meron? Wala, mga ginawa yung pang-ipal-ipal lang ang mga yan. Meron tayong patalastas, membro ng Quadcom, certified trapo, mana kay Tambaluslos. Pantakin mo, oh, yung membro ng Quadcom na yan, nangangampanya na, naglaba, oh, nagbumba ng puso, nilabhan yung pantalon ng residente. Ang galing talaga niya, no, artista. Oh. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.